Bilang pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta at sa pag-intindi sa mga nakaraang araw na walang upload, may special 10 chapter video tayo ngayon. Sabay-sabay nating tunghayan ang mga nakaka-hype na mga kaganapan sa kwentong ito. Ang nangyari sa nakaraang chapter ay dumating na sa eksena ang mga Divine Visionaries. Tinalo ng Light King na si Rayo Grant sa mga Giants. Dinurog naman ng Knowledge King na si Sofina Biblia ang chief ng mga gargoyle sa si Demi Arms. Ang Ice King naman na si Tsura Rahel Stone ay dinurog ang grupo ng mga centaurs. Si Agito Tyrone naman, ang Dragon King, ay tinalo ang mga orcs. Ikinaharap naman ni Renatsu Revol ang Immortal King si Doom. Agad na chinap-chap ni Doom ang katawan ni Revol, gayon pa man, kaya nitong mag-regenerate at nagtagpi-tagpi muli ang katawan nun. Doon na napagtanto ni Doom na isang immortal si Revol. Sa ibang lugar, ipinakita din si Meliadol na may hawak-hawak na wind-up key na nakadikit kay Mash. Ipinaliwanag niya na iyon ay ang wind-up key of life. Sinubukan niyang paikutin iyon upang gisingin si Mash. Sumisigaw na ito at sinabi niya naman kay Mash na pwede siyang mamatay sa training na iyon. Pero kapag namatay talaga si Mash doon, magiging kasalanan niya pa rin iyon. Gusto niyang malaman ng lahat na binalaan niya si Mash. Sa uli, gigil na siya habang patuloy na sinusubukan na paangati ng metro ng buhay ni Mash. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga recap series tungkol sa Mashle, Magic and Muscles na may halong Harry Potter at One Punch Man ang kwento. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Shoutout nga din pala sa mga katropahan natin sa FB group. Join na at salamat sa solid yung suporta. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Mash sa loob ng mundong puno ng mahika, dumako tayo sa base ni Innocent Zero. Nakarating dun si Sofina at napakomento na ayun na ang kanilang citadel. Ang vulgar naman daw nun. Naglalakad ay may bigla siyang napansin. Biglang may bumagsak sa kanya na isang higanting espada at lumalabas sa si Delizaster ang may kagagawan nun. Nagtaka si Delizaster na ayun na daw ba yun? Tapos na agad ang laban? Gayun pa man, nakita niya agad na nagkamali siya at lumalabas na madaling napigilan ni Sofina ang kanyang atake. Itatak daw ni Delizaster sa kukote niya na wala daw mas titigas pa sa spine ng isang libro. Napangiti naman dun si Delizaster at sinabi na nakakatawa si Sofina. Sa ibang parte ng castle, ipinakita naman si Tsurara na naglilibot din. Habang naglalakad, nakasalubong niya si Epidem. Nakaluhod iyon habang nakatitig sa natapon niyang dessert. Napatitig lang din doon si Tsurara. Bigla naman nagsilita si Epidem at tila gumawa ito ng isang tula. Sinabi nito, "On top of my dessert plate, dressed in all the caramel I please, I lost my poor pudding when somebody sneezed. It slid off the table, it slid out the door. So if you eat dessert dressed in all the caramel you please, hold on to your pudding and don't ever sneeze." Baliwang putik. Dahil doon, pareho kami ni Tsurara na nawindang. Napakomento siya doon na ang creepy ni Epidem. Sa ibang lugar ulit, ipinakita si Fami na naglalaro ng baraha. Dumating sa kanyang harapan si Agito. Napakomento ito na mukhang tadhana yon. Ang kapayapaan daw ay humihiling ng digmaan, isang tunay na kontradiksyon. Patuloy lang na gumawa ng trick si Famine sa kanyang baraha. Habang patuloy din naman na nagsasalita si Agito ay biglang naglao sa mga kamay ni Famine ang kanyang mga baraha. Nabigla naman si Agito doon at lumalabas na ginamit ni Famine ang mga baraha upang umatake. Natamo ni Agito ang sandamakmak na sugat sa atakeng iyon. Tila nabaliw itong si Agito at sinabi na ang maranasan ng pagdurusa ay ang tunay na essence ng buhay. Sinabi nito na kinakailangan nilang tanggapin ang sugat at paghihirap at baguhin ang mga iyon bilang kasiyahan. Ang buhay daw ay pagiging isang masochist at siya ay higit na nagpapasalamat sa encounter na iyon. Napakomento naman si Famine doon na gusto niya ang collar ni Agito. Sa sumunod na eksena, ipinagpatuloy ang labanan ni Revol at Doom. Nahiwang muli ni Doom si Revol at naputol nito ang kanyang balikat. Sinabi ni Doom na walang kwenta ang paghihirap ni Revol at kahit anong subok daw noon ay hindi niya siya kayang matalo. "Oh yeah?" naman doon si Revol at kumounter ito. Gayun pa man, madali lang siyang ulit napigilan ni Doom. Nahiwang nito ang kanyang ulo na nagsanhi ng paglipad noon. Hinahangaan naman daw ni Doom ang persistence ni Revol para malamangan siya sa pamamagitan ng regeneration. Mas makakalayo pa daw sana ito kung hindi siyang nakaharap noon. Habang lumilipad ang ulo niya ay dumura itong si Revol ng dugo. Naharangan naman yun ni Doom gamit ang kanyang espada. Sumigaw doon si Revol at sinabi na may mga nakalaban na siyang kagaya ni Doom dati. At natalo niya daw ang lahat ng yun. Nagawa niyang matamaan si Doom sa mukha gamit ang kanyang katawan. Habang binabalik ang kanyang ulo ay sinabi niya na kaya huwag daw magmalaki itong si Doom na parang siya ang hari doon.
Lumabas naman ang mga kadena sa sugat ni Doom habang naghahanda si Revol. Sinamunan ni Revol si Thanatos ang God of Death at nagtransform ang kanyang wand bilang isang scythe. Ginamit niya rin agad ang kanyang thirds magic na Undead Thirds, Thanatos Inclination at lumabas doon ang isang napakalaking halimaw. Piniliwanag ni Revol na nakapagpak na ang dugo ni Doom kay Death. Nakatitig lang naman doon si Doom. Habang nangyayari iyon, ipinakita si Meliadol na naghihingalo na. Sa isip niya, sinasabi niya na 10 oras niya iniikot ang kina iyon at masyado na siyang pagod para kumilos. Half full pa lang daw ang meter. Sa isip niya ay hindi na daw siya makakaabot. Hindi na daw siya aabot sa oras. Kung meron lang daw sana na kahit sino na magbibigay sa kanya ng enerhiya. Saktong-sakto nung iniisip niya iyon ay tinawag siya ni Ochoa. Nagdala si Ochoa ng freshly baked cannula. Natouch naman doon si Meliadol at inisip na ang galing ni Ochoa at favorite niya ang mga iyon. Kahit na duwag, madaya, malamya, at isang ratfink ay sa mga oras daw na iyon ay namangha siya kay Ochoa. Binato ni Ochoa sa kanyang mga iyon at nasa isip niya ay maraming salamat Ochoa. Gayunpaman, pagbato ni Ochoa ay pumunta iyon sa kanyang mga mata at dahil sa init noon ay napasigaw siya. Sa sumunod na eksena, ipiniliwanag ng matagal na panahon na ang nakalipas noong bago pa lamang ang magic sa mundo, ang mundo ay divided sa maraming maliliit na bansa. Araw-araw ay may conflict sa pagitan ng mga bansang ito. Pero biglang may dumating na ilang magic users na nagtataglay ng sapat na lakas upang baliktarin ang agos ng laban. Iyon ay ang double line magic users. Kaya ng mga ito na labanan ang daan-daan na single line users ng mag-isa. Gayunpaman, pinalala lang ng pagdating ng mga iyon ang sitwasyon. Lahat ng bansa ay nagsimula silang i-hoard. Hanggang sa isang araw, nakilala rin ng mga iyon ang kanilang katapat. Isang tao na kung saan nalampasan silang lahat at ang nag-unite sa kanila sa loob ng Magic Realm. Ang lalaking iyon ay si Adam Jobs, ang unang Divine Visionary. Kahit mag-isa ay kaya niyang talunin ang kapangyarihan ng isang buong bansa. Ang kumukumpara sa kanya na may kapangyarihan na nakapag-awaken ng kapangyarihan ng mga Diyos ay kinikilala bilang Divine Visionaries. Sila ang simbolo ng absolute power sa mundo. Walang kahit sinong nakakatapat sa kapangyarihan ng mga iyon. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo sa labanan ni Delizaster at Sofina. Habang hawak-hawak ang sugatan na Sofina sa bibig, ay inaasar iyon ni Delizaster. Sa ibang lugar, ipinakita rin na natalo na ni Epidem si Tsurara. Nasira ang paligid at nagkalat ang dugo doon. Si Famine din ay ipinakita na dinurog na si Agito. Ipinakita din na madali lang natalo ni Doom ang third magic ni Revol. Naghingalo si Revol habang wasak na ang panga niya. Nasa isip niya na ang lakas ni Doom at hindi daw makakipap ang kanyang regeneration. Hindi daw pwedeng madodge ang kanyang thirds pero madali pa rin iyon natalo ni Doom. Hindi naman daw yata iyon totoo. Sumugod siyang muli at sinabi na hindi pa siya tapos. Napakomento doon si Doom na may lakas ng loob itong sa Revol pero meron din siyang sizable flaw. Hiniwa niya ang mukha ni Revol at sinabi na nagkukulang siya ng kapangyarihan. Habang nawawala na ng malay si Revol, ay iniisip niya na ayon ang unang beses na masilayan niya ang isang nilalang na may kapangyarihan na kayang lampasan ng isang Diyos. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo sa city at nakita ng mga tao doon ng lumilipad na base ni Innocent Zero. Nagtaka ang mga iyon at nung tinignan nila iyon ng maigi, nakita nila na nakapako na sa krus ang mga Divine Visionaries. Sina Sofina, Agito, Tsurara at Revol. Nagpanik sila doon at hindi makapaniwala na maski ang mga Divine Visionaries ay hindi sila kinayang talunin. Biglang lumabas sa isang salamin si Innocent Zero at ipinakilala niya ang sarili niya sa mga tao. Sinabi niya na sa nalalapit na panahon ay siya na ang maghahari sa mundong iyon at ang unang course of action niya daw ay ubusin ang sangkatauhan. Dahil doon, tumaas ang balahibo ng lahat ng tao. Siya daw ang magiging perfect being. Ang pagpatay daw sa kanila ang magsisigurado na walang kahit sino ang magtitreaten sa kanyang superiority. Pero kung gusto daw nilang mabuhay, meron daw siyang ino-offer. Hulihin nila si Mash. Pinaliwanag niya na nasa klinik iyon ni Meliadol. Ayon daw ang kanyang huling act of benevolence. Lumaban daw silang lahat para sa huli nilang tsansa na mabuhay. Meron daw sila hanggang sa araw ng eclipse. At kung hindi daw nila makukuha si Mash sa araw na iyon, ay mararanasan nilang lahat ang sakit na higit pa sa kanilang ninanais. Bigla niya namang tinorture ang mga Divine Visionaries kaya nagpalabas iyon ng nakakaawang sigaw. Dahil doon, taramdaman din ng mga tao ang paghihirap nila at agad na napag-deisyon na nahulihin si Mash. May isang tao na sinabi na ayun na ang katapusan ng mundo. Nagdasal ito sa mga Diyos na sana bigyan sila ng awa. Sana daw ay mayroong magligtas sa kanila doon. Ipinakita naman si Mash na wala pa ring malay.
Biglang nagpasalamat si Ochoa kay Meliadol at sinabi na titignan niya kung hiring si Innocent Zero. Dahil doon, nakatikim siya ng combo na nanggaling kay Meliadol. Hindi na daw maganda yon, sabi ni Meliadol, dahil maski ang Divine Visionaries ay natalo na. Kailangan niya na daw mapapunta ang fully charged na match doon at kailangan niya din nabilisan yon. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo sa city at ipiniliwanag na mukhang katapusan na iyon ng Magic World. Nagpapanik na ang mga tao doon na tiniisip na kinakailangan na nilang mahuli si Mash. Bigla na maglumabas ang iba pang halimaw doon at sumigaw na meron silang dalawang choice. Magpapatay sa kanila o mamatay sa mga kamay ni Innocent Zero. Agad naman may tumamang ilaw sa halimaw na iyon at sa buong paligid doon. Napagtanto ng mga tao na isang tao lang ang may kayang gumawa ng mga ilaw na iyon. Bigla namang sumigaw ang isang lalaki doon at sinabi na tama sila. At ang tanging tao daw na iyon ay ang natatanging number 1, si Ryo Grant. Nakilala siya ng mga tao na siya ang Light Visionary. Ngayong nandoon na daw si Ryo ay magiging okay na ang lahat. Napatanong naman doon ng mga tao na paano? Eh ang lakas daw ng kalaban nila at natalo pa ang ibang Divine Visionaries. Napakomento doon si Ryo na hindi niya ini-expect na marinig iyon nang nasa side nila siya. Piniliwanag niya kung ano ang gagawin niya. Lumakas naman ang loob ng mga tao doon at tinanong na bibigyan daw ba sila ni Ryo ng mga makapangyarihang sandata upang lumaban. Bigla namang sumigaw si Ryo na ito ang binibigay ko sa inyo. Nagulat naman ang mga tao doon at napatanong na kung ano yung binigay ni Ryo sa kanila. Piniliwanag naman ni Ryo na ang binigay niya sa kanila ay tiwala sa sarili. Dahil doon, nagtaka yung mga tao. Napatanong din ang mga iyon na nabibigay ba iyon kung saan umuon naman si Ryo. Naniwala naman ang mga tao at tumaas muli ang kanilang fighting spirit. Napakomento naman si Innocent Zero doon na mukhang sobrang layo ng utak ni Ryo sa katotohanan. Kung gayon daw ay ipapakita niya ang kakayanan ng Wand of Beginning sa kanya. May napansin naman bigla ang mga tao sa langit at pagkalingon ni Ryo ay nakita niya ang isang higanting nabubuong bilog sa itaas ng castle. Agad na pinapunta ni Innocent Zero ang higanting bola na iyon sa mga tao. Nagpanik ang mga tao doon ngunit nandun naman daw si Ryo kaya magiging okay lang sila. Ginamit ni Ryo ang lights upang pigilan ng malakas na atake ni Innocent Zero na maabot sila. Bigla namang humiwalay ang ilang maliliit na bersyon ng bola na iyon. Dahil doon inagulat si Ryo at tuluyan ng tumama sa lapag ang higanting atakeng iyon. Nagsanhi yun ng isang malaking pagkawasak sa parte ng city. Isang pagpapakilala lang daw iyon, sabi ni Innocent Zero, at kapag dumating na daw ang eclipse ay lahat ng city doon ay magagaya sa winasak niyong lugar. Hindi naman makapaniwala ang mga tao doon. Si Lemon naman ay pinapakitang umiiyak habang sinasabi na hindi pa daw pwedeng matapos yon dahil hindi pa siya ikinakasal kay Mash. Habang nangyayari yon ay nagtipo ng maraming tao sa labas ng clinic ni Meliadol. Nagwala ang mga tao doon na tinutos na ibigay sa kanila si Mash. Maliligtas daw sila kapag ibinigay nila si Mash kay Innocent Zero. Si Ochoa naman ay sinubukang saksakin si Mash sa likod habang wala pa rin yung malay. Nahuli naman siya ni Meliadol at sinabi na ipaliwanag niya daw ang sarili niya. Gusto daw ng Lord nila si Mash. Mamatay daw muna siya, sabi ni Meliadol. Nagrason si Ochoa na masyadong malakas si Innocent Zero. Sumang-ayon naman dun si Meliadol. Gayunpaman, inutusan niya si Ochoa na ipagpatuloy ang pag-wind sa kini Mash. Tinakot niya din si Ochoa at sinabi na kailangan niyang ituloy lang ang pag-ikot at bawal siyang tumigil. Dahil kapag tumigil daw siya, unti-unting magdideteriorate ang pasyente at mamamatay iyon. Ginudlak na si Ochoa at lumabas na sa klinik. Tinitigan naman ni Ochoa ang key. Nilabas ni Meliadol ang mga taong nagwawala at pinagbubugbog iyon. Si Ochoa naman ay napagdisyon ng sundin si Meliadol dahil mas takot daw siya sa gagawin nun sa kanya. Nung sinubukan niya nang ikutin iyon ay hindi man lang gumalaw ang key. Napatanong tuloy siya na diba ay mag-isa lang na iniikot ni Meliadol iyon kaya hindi naman daw posible na ganun kabigat yun. Nung sinubukan niya ulit iyon ay hindi pa rin iyon gumalaw. Napatulala na lang siya doon at nung nakita niyang bumababa yung metro, nagpanik siya at sinabi na mamamatay na silang lahat doon. Sa sirasirang parte ng city, nireveal na buhay pa rin si Ryo at natabunan lang siya ng debris. Ipiniliwanag dito ang pangyayari bago bumagsak yung atake ni Innocent Zero. Nagawang mahiwa ni Ryo ang lahat ng darkness balls na iyon para mabawasan ang damage na matatamo ng city. Nailigtas niya rin ang karamihan ng mga tao doon gamit ang kanyang magic. Nawindang naman ang isang lalaki dahil si Ryo mismo ang gumagawa ng sarili niyang narration. Pero ayun, matapos ang pangyayari ay chinir siya ng mga tao. Sa seryosong usapan, sobra pa daw sa ini-expect niya ang lakas ni Innocent Zero at wala silang impormasyon tungkol sa kanila. Nung iniisip niya na maganda kung makahuli sila ng isa sa mga tauhan noon, ay paglingon niya sa isang gilid ay nakita niya si Selwar na dinadaganan ng mga debris.
Matapos yun, gumawa sila ng grupo na Anti-Innocent Zero Coalition Emergency Team. Sinabi ni Ryan na kinakailangan daw nilang magplano ng counter laban kay Innocent Zero dahil masyadong malaki ang natamo nila sa huling laban. Sa kabutihang palad daw ay nakahuli siya ng isang miyembro ng inner circle ng kalaban. Mukhang sinubukan daw makisali ni Selwar sa atake pero iniwan lang siya doon. Wala naman daw silang makukuha ang impormasyon na makakapinsala kay Innocent Zero sa kanya. Nung pinoint out ni Ryo na kahit inabandonan na siya nila, na-depress si Selwar. Gayun pa man ay hindi pa rin daw pagtatak sila ni Selwar si Innocent Zero. Napag-dissue na naman ni Ryo na torture rin siya. Sa isip ni Selwar na kahit ano ang gawin nila sa kanya, mamamatay muna siya bago siya magsabi ng kung ano sa kanila. Napag-dissue na naman ni Ryo na pakainin siya ng honey-covered sashimi hanggang sa magsalita siya. Nawindang naman doon si Selwar. Nagkomento naman si Caldo na hindi isang torture ang kanyang pagkain. Sinabi naman ni Ryo na tama naman siya at mas masahol pa daw yun sa torture. Nasakta naman ang damdamin doon ni Caldo at sinabi na huwag maniwala si Selwar doon. Nung sinubukan ni Selwar iyon ay tinanong siya ni Caldo na di ba ay masarap naman yun? Gayun pa man, nandiri si Selwar doon kaya na-depress si Caldo. Nanghingi naman ang tawad si Ryo kay Caldo dahil nasakta ng damdamin noon at sinubukan niya iyong i-comfort. Sinubukan niya rin yung pagkain ni Caldo bilang pampalubag loob pero sa uli, nandiri lang din siya doon. Habang nangyayari iyon ay nagsimula ng bugbugin ni Orter si Selwar. Tapos na daw ang paglalaro at bibilisan niya lang daw yon. Pinaliwanag naman ni Selwar na walang kahit anong torture ang magpapasalita sa kanya. Pinatawad naman siya ni Orter at pinaliwanag sa mukha niya na pupunuin daw ng buhangin ni Orter ang pet nito at habang buhay daw iyong mananatili doon. Dahil doon inapag-dissue na ni Selwar na magsalita na. Habang pinapanood yon inapaiyak si Dot at sinabi na bakit ang scary naman nilang lahat. Piniliwanag ni Selwar na ang limang siblings ay may immense power. Ang pang-apat daw na anak ay ang greatest polearm user sa mundo. Hindi man daw yun seryoso pero wala daw talaga makakatapat sa skills nun sa arms. Napagtanto naman ni Dot na ibig sabihin nun ay mas malakas yon kay Domina. Interesting naman daw na isa rin yung polearm user sabi ni Rain. Piniliwanag naman ni Selwar na mahilig sa pudding ang pangatlong anak. Nawindang naman sila dun. Dagdag nun, naalala niya daw na gumawa iyon ng potion para i-drain ng buhay at magic ng isang tao. Dahil dun, may nag-tick kay Lance dahil ang alam nga natin nang pinagdadaanan ng kapatid niya ay tila na drain ang life at magic energy nun. Ang pangalawa at ang pinakamatanda naman daw ang pinakamasahol. Piniliwanag niya na pero ang pangalawang anak ay nagpapaingat sa panganay at maging sa tatay nila. Dahil ang dugo daw ni Innocent Zero ay dumadali dun ng higit sa ibang mga kapatid nun. Lumipat ang eksena kay Fami na may daladalang kwintas na gawa sa bungo at tinapon niya lang iyon. Nasense naman siya ni Doom kaya tinanong siya noon na pumatid na naman ba iyon ng walang saysay. Kinakailangan daw noon na kontrolin ang impulses niya. Bigla naman siyang inatake ni Fami. Pumunta iyon sa likod niya at tinutukan siya ng baraha sa leeg at sinabi na wag niya daw iyong utos-utusan dahil hindi daw iyon magdadalawang isip na patayin siya. Napansin naman bigla ni Fami ng upuan ni Doom kaya sinabi niya na gusto niya yung upuan niya iyon. Gusto niya daw umupo doon. Nung utusan niya na si Doom na umalis doon, agad na pinaikot ni Doom ang kanyang ulo. Magpakita naman daw siya ng manners. Magrelax na daw siya at sa kanya na yung upuan na iyon kung gusto niya. Ibinalik ni Famine sa dati yung ulo niya at agad na umupo sa upuan ni Doom. Tila naging happy kid siya doon at in-enjoy yun. Bigla namang dumating ang dalawang tauhan doon at sinabi na tawag siya ng tatay niya. Tinanong ni Famine sa dalawa na kung sino ba sa kanila ni Doom ang mas malakas. Nagtaka yung mga tauhan doon kaya piniliwanag ni Famine na good mood siya at makakakuha ng prize ang makasagot ng tama. Nung sinabi ng isa na siya ang mas malakas, agad niyang pinutol ang ulo noon kaya nagulat ang isa. Kung gayon daw ay bakit hindi niya nagawang mapatay si Doom? Inulit niya yung tanong niya sa natitirang tauhan at nung patanong na sinagot noon na si Doom, tinanggal niya rin yung ulo noon. Sinasabi daw ba noon na mahina siya? Habang nakaupo ay bigla siya nagtantrums at winasak ang upuan dahil hindi niya daw gusto yon. Ang gusto niya daw ay yung espada ni Doom. Idadagdag niya daw iyon sa kanyang koleksyon. Pumalik naman tayo sa usapan ng natitirang katropahan natin at ni Selwar. Parang baliw nga daw talaga si Famine sabi ni Orter. Ang pagka-unpredictable naman daw ang nagsasanhin ng pagka-dangerous noon sabi ni Selwar. Pinoint out din ni Selwar na hindi nila matatalo yon. Tignan na lang daw nila yon sabi ni Orter. Nagkomento naman si Ryo at sinabi na hayaan na daw nila si Doom sa kanya, ang greatest masterpiece ng humanity. Pinoint out ni Ryo na tama naman si Selwar. Pero meron daw mga pagkakataon na kailangan niyang isugal ang kanyang buhay at lumaban pa rin. That's what makes a man daw. Eh di wow. Napatitig lang doon sina Selwar at Finn.
na pagtanto ni Caldo na may tinatago si Rayo dahil sa confidence noon. Kahit gaano naman daw kalakas ang kalaban, eh hindi naman daw dapat ganun kadaling natalo yung mga visionaries, kaya meron daw kakaibang nangyayari. Sa sumunod na eksena, isang araw na lang bago mag-eclipse, mawawala daw ang mundo nila kapag hindi nila napigilan sila Innocent Zero. Naghanda na ang ating mga katropahan at sinabi na oras na daw para labanan ang harapan ng mga iyon. Ayun na daw ang kanilang final battle. Pinatingin sila ni Rayo sa langit at nakita nila na punong-puno iyon ng mga halimaw. Piniliwanag niya na maski ang pagpunta doon ay mahihirapan sila at pwede silang matalo. Sumigaw siya at sinabi na oras na para ipakita sa kanila kung gaano sila kalakas. Pagsugod nila doon ay sa hindi inaasahang pangyayari ay hindi naman sila pinansin ng mga halimaw. Hindi nagtagal ay madali lang silang nakapunta sa kastilyo ni Innocent Zero. Natameme naman silang lahat doon dahil ini-expect nila na mahihirapan sila. Nagyabang doon si Dot at sinabi na andali lang naman daw noon. Gayun pa man, pagyapak niya ay namilipit siya sa sakit. Napuruan ng kanyang mga daliri sa paa. Napagtanto nila na may invisible barrier doon. Wala naman daw nag-report noon sa mga nauna sa kanila kaya nilure talaga sila doon. Tila umakting si Rayo at sinabi na ngayon ay wala silang paraan para makapunta sa loob. If only daw may kasama silang may magic na kayang specifically i-switch ang mga pwesto ng mga tao sa sarili niya. Napatanong naman doon si Lance na diba ganun yung magic ni Finn kung saan sumang-ayon si Finn doon. Gusto daw ba nila napapuntahin siya mag-isa doon para makasecure ng daan galing sa loob? Nakatitig lang naman sila Rayo sa kanya. Ayun daw ba ang gusto nila? Mag-isa siyang pumunta sa puso ng teritory ng kalaban. Piniliwanag naman ni Rayo na alam niyang mahirap iyon pero kailangan nila ng kapangyarihan ni Finn. Siya lang daw ang makakaligtas sa mundo. Dahil doon, napuno ng kaba si Finn habang tinutuloy ang plano. Ang convenient naman daw na may naglalakad na goblin doon kaya nakapag-swap si Finn. Sinabi ni Orton na tumigil na si Finn sa pag-iyak at maghanap na siya ng paraan para makapasok din sila. Gayun pa man, patuloy lang na umiyak si Finn at sinabi na hindi niya iyon kaya at paano daw pag may nakasalubong siya. Hindi niya daw kayang lumaban at siguradong mamatay siya doon. Okay lang naman daw yun, sabi ni Orter. Piniliwanag ni Orter na pwede naman siyang manatili sa pwesto niya habang mamamatay silang lahat at makikilala na ng mundo ang katapusan noon. Sa kaisipisipan ni Finn, sinabi niya na hindi naman yun yung sasabihin niyang okay. Parang threat na daw yun. Sa uli, napilitan pa rin naman si Finn na magpatuloy sa mission niya. Tila kawawang bata si Finn habang naglilibot sa madilim na kagubatan. Sa isip niya ay sinasabi niya na bully silang lahat at bakit niya daw ba kinonvince ang sarili niya na sumama doon. Habang nag-iisip ito ay may nakita siyang isang gate. Natuwa siya doon at kung napag-decisionan niyang buksan yun ay biglang may umatake sa kanya. Mukhang nakahanap daw sila ng laban, sabi ng mga umatake kay Finn. Sila daw ay brothers. Sila daw ang guards na naghihintay sa loob ng gate na sina Andy at Windy. Lalaban daw ba si Finn doon? Agad na tumalon ng mataas si Finn at tumikot-ikot dito sa ere. Paglanding niya ay agad siyang yumuko at sinabi na suko na siya. Huwag daw nila siyang patayin. Agad namang napag-decisionan ng magkapatid na guard na pakawalan siya dahil hindi rin naman daw nila gusto ang pagpatay. Nagbigay ng pasasalamat si Finn sa kanila at sinabi na papahalagahan niya na daw ang buhay niya. Naglakad na tila natalo sa sabong si Finn pagbalik kina Rayo. Delikado naman daw yung ginawa niya pero at least nagawa niya ang kanyang quintuplet spindrift gravel. Nanghingi siya ng tawad sa pag-disappoint sa mga kasama niya dahil hindi niya daw kakayaning talunin ang nakakatakot ng mga guard na iyon. Mukhang magiging okay lang naman daw yon at sasabihin niya na lang na walang ibang entrance. Naalala niya ang mga salita ni Rayo na siya lang daw ang makakapagligtas sa mundo. Okay lang naman daw ang mundo pero ano naman daw para sa kanya iyon kung patay na siya. Naalala niya rin ang mga salita ni Mash tungkol sa pagiging mabuting kaibigan niya. Patuloy niyang inalala ang mga salita ni Rayo doon. Sinubukan niyang maghanap ng paraan para hindi magalit sa kanya sila Rayo pagbalik niya. Pero habang dumudukot siya sa room niya ay nakita niyang isang litrato. Lumalabas sa litrato niya iyon kasama ang kanyang mga kaibigan at habang tinitignan niya iyon ay binalikan niya ang mga panahon nang nag-enjoy sila. Binalikan niya ang oras na pagsabi niya na gusto niyang makasamang makagraduate si Mash. Matapos yun, napagtanto niya na ano daw ba ang ginagawa niya doon? Ano daw ba ang iniisip niyang gustong gawin? Habang naglalaro yung magkapatid na guard ay may bigla silang narinig sa gilid nila. Paglingon nila, lumalabas sa si Finn iyon at napag-decision na niyang gawin ang dapat niyang gawin kahit mamatay siya. Sumugod siya doon pero agad lang siya napatalsik muli ng mga guard. Binigyan na daw nila ng chance si Finn pero ngayon ay mamamatay na siya doon. Nung iniisip niya na kailangan niyang magamit ang magic niya para makapag-switch ng posisyon ay agad lang siyang matamaan ng mga atake dahil sa bilis noon. Pinaglaruan siya ng dalawang guard at ipiniliwanag na ang tunay na lakas nila ay ang kanilang bilis. Sa isip ni Finn ay sinabi niya na sa ganong bilis ay hindi niya sila magagawang matarget gamit ang magic niya.
Sinubukan niya ulit gamitin ang kanyang magic pero agad lang ulit siyang napatalsik. Wag na daw nito subukan dahil ang field of vision daw ng isang human ay at best 100 degrees at maski iyon ay saglit lang. Sapat na daw ang bilis nila upang mapunta agad sa blind spot ni Finn. Pinagtripan ng dalawang guard si Finn pero sinabi lang nito na sige't sumugod sila sa kanya. Sumigaw si Finn at sinabi na tigilan na nila ang pagdaldal at makipaglaban na sa kanya. Matapos yun, ipinakita ang nanginginig ng mga binti ni Finn. Dahil doon, inasar si Finn ng guard habang umaatake. Sinubukang abutin ni Finn yung guard pagkadaan nun sa harap niya, kaso hindi yun gumana kaya inasar lang siya ulit nun. Sa kabutiang palad, nagagawa pa rin ni Finn na makatayo kahit nabugbog na ito. Piniliwanag ng dalawang guard na hindi gagana ang pag-rely ni Finn sa kanyang paningin. Kita daw nila ang bawat galaw ni Finn at madali lang daw silang makakapunta sa blind spot nito. Pumunta sa likod ni Finn ang dalawang guard at sinabi na ipapakita nila sa kanya na walang ibabatbat si Finn sa kanila. Nagawa namang magamit ni Finn ang magic niya na changes kaya nagkasalpukan ng magkapatid. Nahilo ang dalawa at hindi makapaniwala na natalo sila ni Finn. Ipinakita naman na may hawak-hawak si Finn. Napagtanto ni Windy na gumamit ng bato si Finn para makakuha ng fragment ng headblade niya at ginamit ni Finn iyon bilang isang salamin para makita ang blind spot noon. Nagkomento si Finn doon na minsan ang kailangan mong labanan ay ang paniniwala mong hindi mo kaya. Pero siya ay lalabanan niya daw iyon gamit ang kanyang kamao. Namangha naman doon ang magkapatid. Nagawang mabuksan ni Finn ang pinto nang may panggigigil sa kanyang mukha. Napangiti naman doon ang ating mga katropahan. Habang naghihingalo ay nangingi ng tawad si Finn dahil natagalan niyon. Binigyan siya ng tough love ni Lance habang chinichir naman siya ni Dot. Hindi nagtagal, unti-unti nang nawalan ng mali si Finn pero buti na lang inasalo siya ni Rayo. Pinuri siya noon dahil sa kanyang nagawa. Piniliwanag naman ni Finn na hindi niya deserve ang isang papuri galing sa isang divine visionary dahil muntik na daw siyang sumuko sa kalagitnaan noon. Naisip niya daw na iwan silang lahat at iligtas ang kanyang sarili. Piniliwanag naman ni Rayo na lahat ng tao ay nararamdaman iyon pero kinakailangan ng isang tunay na lalaki upang hindi iyon gawin. Na-lift up naman doon ang pakiramdam ni Finn kaya nagpasalamat siya. Sa isip ni Rayo ay nalampasan ni Finn ang ina-expect niya. Sigurado daw na na-impluensyahan iyon ni Mash pero meron pa rin talaga siyang talento at lakas ng loob na gaya sa kanyang kapatid. Kahit na ganun daw ang itsura ni Rin ay sigurado daw na proud iyon kay Finn. Bigla namang tinawag ni Rayo si Finn at tinanong na meron bang something sa relasyon nila ni Rin. Piniliwanag naman ni Finn na halos hindi siya pinapansin ni Rin simula nang pumasok siya sa Easton. Palagi daw mababa ang grades niya at lagi siyang muntik nang matanggal. Sigurado daw siyang disappointed si Rin sa isang bigong lampa na kapatid. Ayun daw ang dahilan kung bakit hindi iyon nag-i-expect sa kanya. Talentado daw si Rin, hindi gaya niya. Sinabi naman ni Rayo na sa tingin niya ay wala namang comparison sa kanilang dalawa. Sa anumang kaso daw ay ngayon si Finn ang hero. Nagpasalamat naman doon si Finn. Matapos yon ay inutusan na ni Orter si Selwar na ituro sa kanila ang tamang daan. Hindi agad sumunod si Selwar at inisip na hindi siya nila alaga at hindi siya may intimidate. Gayun pa man, nung pinakita na ni Orter ang kanyang magic ay agad na sumunod si Selwar. Naglakad na sila patungo sa castle ni Innocent Zero. Sinabi ni Rayo na malaki ang tsansa na biglang may sumalakay sa kanila doon. Kaya wag daw silang maghiwalay at maging alerto sila doon. Bigla namang may napansin si Dot at nakita nito ang sandamakbak na itim na pusa. Napagtanto niya na bad luck ang mga iyon. Nakita niya rin na nawala sa pagkatali yung sapatos niya kaya bad luck din daw yun. Nung kinalmot siya ng pusa ay nag-iwan iyon ng markang 666. Bad luck din daw iyon. Gaano karaming bad luck pa daw kaya ang makukuha nila hanggang sa makarating sila sa destinasyon nila. Agad naman silang nakarating sa isang pintuan kaya natameme siya dun. Binuksan na ni Rayo ang pinto at pagkapasok nila dun, nagtaka sila sa dami ng mga bulaklak. Punong-puno ang kwartong iyon ng sandamakmak na bulaklak at biglang namukadkad ang mga iyon. Nagtaka doon sila sabang natuwa naman si Dot. Nung kumuha si Dot ng bulaklak para maglaro ng loves me not ay napansin niya na merong napakaraming insekto sa gitna ng mga bulaklak na iyon. Hinabol siya pati ang ating mga katropahan ng napakaraming insekto na galing sa mga bulaklak. Maghanap daw sila ng mga kapartner nila para hindi sila maging mag-isa. Bigla namang kumapit si Lance kay Dot at lumalabas sa takot siya sa mga multo at mga insekto. Nandiri naman doon si Dot at napaisip na ayon ang pinakanakaawang nakita niya si Lance. Sinubukan ni Rayo na gamitin ang kanyang lights magic ngunit hindi iyon gumana. Tumapo sa kanyang isang insekto at sinipsip noon ang dugo niya. Napagtanto niya na sumisipsip ng magic power ang mga insektong iyon at kapag hindi daw sila makakaalis doon ay manghihina sila. Inutusan niya ang mga kasama niya na maghanap ng daan papaalis sa kwarto na iyon. Napagdesisyon ni Dot na pumunta muna sa isang pader at nairita ito sa bigat ni Lance. Hindi nagtagal ay nagawa nilang makarating sa pader.
nung iniisip niya na kung meron lang silang mabigat at matigas na bagay na pwede yung pangpukpok dun sa pader para mabutas yun, ay napatitig siya sa ulo ni Lance. Sauli, napagdisyon na niyang gamitin iyon at tinumpog niya ang ulo ni Lance upang makagawa ng butas sa pader. Nag-celebrate siya habang duguan si Lance. Lumalabas na pinapanood sila ni Innocent Zero at napakomento yun na mukhang madali lang para sa kanila ang challenge na yun. Pero ngayon daw ay masisira na ang kanilang momentum at iniiwan niya na daw ang mga iyon sa kanyang mga anak. Habang lumalayo ay napansin na ni Dot na hindi na sila hinahabol ng mga insekto. Nagalit naman doon si Lance dahil sa ginawa ni Dot. Trinash talk ni Dot si Lance para ma-realize niya na siya yung pabigat. Habang nag-aaway na para mga bata ay biglang may dumating doon. Lumalabas na si Epidem iyon na may daladalang puding. Agad na naghanda si Dot at Lance para kalabanin ang puding lover na yun. Sa ibang lugar, nakasalubong ng Ames Brothers si Delizaster at napakomento yun na magsasaya sila doon. Napadpad naman si Orter sa isang circus at nakasalubong niya si Famine. Gusto daw ni Famine ang salamin ni Orter. Naman doon si Orter. Sa klinik naman ni Meliadol ay ipinakita na hirap pa rin si Ochoa ng paikuti ng wind-up kinimash. Kung meron lang daw sanang tao na dumating doon na kayang paikuti ng kina iyon ay madali lang sana yun. Bigla namang may sumigaw sa likod niya na fiancé to the rescue kaya gumaan ang kanyang loob. Lumalabas na si Lemon iyon na nagsabi na dumating na ang tulong. Natameme doon si Ochoa kaya napakomento si Lemon na sana naman ay sinubukan niyang itago ang pagka-disappointed niya. Habang nangyayari iyon ay patuloy lang sa pagpigil si Meliadol sa mga tao. Si Mash naman ay nakalandusay pa din. Pinaliwanag ni Ochoa kay Lemon na kapag hindi nila napagalaw yung key ay mamamatay si Mash. Sinabi naman ni Lemon na magagawa nila iyon sa pamamagitan ng teamwork. Hinawakan nila iyon at pagbilang ni Lemon ng tatlo ay hindi pa rin nila iyon napaikot. Nagpalusot pa si Lemon doon at sinabi na practice round lang iyon. Sinubukan ulit nila iyon pero hindi pa rin nila napapaikot ang key. Nagkatitigan sila at napasigaw na lang. Bigla naman may sumira ng pader ng clinic kaya nagulat sila. Pumasok doon ang isang lalaking puno ng tato at may kasama itong malaking Cerberus. Pinakilala niya ang sarili niya na former death row inmate na si Galbo Boteri at nandun daw siya para kunin si Mash. Nagyakapan sa takot si Ochoa at Lemon at mukhang delikado daw ang lalaking iyon. Lumipat naman ang eksena kina Dot at Lance habang kaharap nila si Epidem. Nagyabang si Lance na kaya niya daw iyon mag-isa kaya sinabi ni Dot na tanga daw ba siya. Magkasama na nga sila tas gugustuhin pa daw niyang maging mag-isa. Nagkapikunan muli ang dalawa at nag-away na parang mga bata. Habang nagsasakitan ay pinigilan sila ni Epidem. Nairita naman si Dot doon at sinabi na kalaban nila si Epidem. Sinabi naman noon na what if maging reasonable sila doon at pag-usapan yun. Sa sumunod na eksena, umupo si na Dot at Epidem habang umiinom ng tsaa. Naglabas ng sama ng loob si Dot kay Epidem at ipiniliwanag na parang walang pakialam si Lance na iniligtas niya iyon at lagi lang daw siya nung iniinsulto. Nauunawaan naman daw iyon ni Epidem. Meron pa daw bang hinanakit si Dot? Sinabi rin ni Dot na hindi siya gusto ng mga babae. Ang hirap naman daw noon pero naiintindihan naman daw siya ni Epidem. Inilabas lahat ni Dot ang sama ng loob niya kay Epidem. Kinomfort siya noon at sinabi na lahat naman ng tao ay naghahangad ng salvation. Bigla namang tinanong ni Epidem kung gusto bang sumali ni Dot sa Pudinology. Tila na intriga si Dot doon at tinanong na kaya daw ba ng Pudinology na baguhin ang kasing walang pag-asa na gaya niya. Oo naman daw sabi ni Epidem. Ang concentrated na asukal daw ay ang mag-aalis ng kanyang mga problema kaya subukin niya daw iyon. Hindi pa daw kumakain si Dot buong araw at mukhang mabait naman si Epidem kaya pumayag siya. Sinubukan naman siyang pigilan ni Lance pero huli na ang lahat. Matapos kainin ni Dot yung puding ay namilipit siya sa sakit. Nagkomento naman si Lance sa sana alam niya na deserve niya iyon. Napasigaw si Dot kung ano ba ang meron sa pagkain na iyon. Ngumisi lang naman doon si Epidem. Sa ibang lugar, lumipat tayo sa harapan ng Ames Brother at ni Delizaster. Tinanong ni Delizaster na goods daw ba sila doon. Sa isip ni Finn ay sinabi niya na ang energetic noon pero sigurado siyang delikado at walang awa daw ang lalaking iyon. Sinabi ni Delizaster na sana ay good sila dahil oras na daw para magparty. Tila nagsimula ito ng isang pagdiriwang at palabas. Nawirduhan naman doon si Finn. Nilaklak ni Delizaster ang dala niyang champagne habang chinichir siya ng mga tauhan niya. Naglabas din siya ng bong at nagsimulang humit-hit. Napakomento si Finn na si Delizaster ay pinaghalo-halong college frat boy stereotype. Hindi nagtagal ay naging sabog na si Delizaster at kung ano-ano na ang sinasabi noon. Habang nawiwindang si Finn ay biglang napunta sa likod niya si Delizaster kaya nagulat siya. Trinash talk siya noon at sinabi na para doon ay mukha siyang beta pero kaya pa rin naman daw niya na maging kagaya ni Delizaster. Nanlumo naman doon si Finn at napaisip na yun yata ang pakiramdam kapag binubuli ka ng superior mo sa trabaho. Takot na takot daw siya para magsalita at ang tanging kayang gawin niya lang daw ay makisama.
patuloy na pinagtripan ni Delizaster si Finn at tinalok din siya noon na uminom. Bigla namang binasag na rin ng wine glass at sinabi na kailangan ng isarado ni Delizaster ang kanyang bibig bago niya isara iyon para sa kanya. Napatanong naman doon si Delizaster na bakit ang seryoso masyado ni Rain. Tumayo si Finn at inisip na isa silang team kaya kailangan niyang gawin ang kanyang parte. Agad naman siyang kinasta ng magic ni Rain at pinapunta siya noon sa gilid. Kinulong siya ni Rain gamit ang mga espada noon sa isang tabi. Sinabi ni Rain na huwag siyang makisali doon at sinabi na noon sa kanya na pabigat siya. Nalaglag ang one defin kaya napatitig na lang siya doon. Nagtanong naman si Delizaster kung gusto pa daw ba nilang magsalita dahil pwede naman daw siyang magsimula na. Ginamit ni Delizaster ang kanyang Ascalon habang si Rain naman ay ginamit ang kanyang Partisan. Nagkasalubong ang atake nilang dalawa pero may nakatagong pangalawang espada si Rain kaya nagulat doon si Delizaster. Natamaan si Delizaster sa ulo at napatalsik iyon dahil doon. Namangha naman doon si Finn at sinabi na wala nang masalakas pa kay Rain. Bigla namang may lumipad papalabas sa usok at natamaan nun si Rain sa kanyang kaliwang braso. Dahil doon ay napuruan siya. Nag-alala naman doon si Finn habang tumutulo ang dugo ni Rain. Nagsalita naman si Delizaster habang nasa usok pero nakatitig lang doon si Rain. Nagtaka naman doon si Finn dahil tumama naman daw sa ulo ni Delizaster ang atake ni Rain. Lumalabas at tumama nga talaga iyon pero hindi pa rin namatay si Delizaster. Hindi iyon namatay dahil kaya mag-regenerate ni Delizaster kaya nagulat siya doon. Napatitig lang naman doon si Rain. Tuluyang nag-regenerate ang buong mukha ni Delizaster habang tinatrustalk niya si Rain. Napakomento siya na inakala niya na magiging malakas iyon pero ngayon inakikita niya na daw. Dahil daw sa mga nalaglag na kaliskis sa kanyang mga mata. Nawindang doon si Finn at iniisip na nag-effort pa yon para lang sa isang bad joke. Matapos ang kaunting katahimikan ay tinanong bigla na rin kung totoo daw ba yon. Umuo naman doon si Delizaster at piniliwanag na nanggaling sila sa isda kung saan nanggaling ang mga kaliskis. Napatanong naman si Rain na kung ganun ay meron din daw ba yung mga mata niya noon. Sumigaw naman si Finn na hindi yun totoo. Natawa doon si Delizaster na patanong na ganun ba laging kaseryoso si Rain. Sinabi niya na wala na daw bagay na mas gugustuhin niya kaysa sa pangtitrip at sa huli ay pagpatay sa mga taong tulad niya. Nagawa niya na daw iyon ng 300 times. Hindi daw siya gaya ng mga normies dahil merong mga legends tukol sa kanya at siya daw ang real deal. Ang daldal niya naman daw sabi ni Rain. Agad na nagpalabas ng maraming espada si Rain at sinabi na papatayin niya si Delizaster. Madali lang naman nasalag ni Delizaster ang atakeng iyon. Hindi naman makapaniwala si Finn na nagawang masira ni Delizaster ang mga partisan ni Rain gamit lamang ang isang sandata. Nagpalabas muli si Rain ng maraming espada ngunit madali lang ulit yung napigilan ni Delizaster. Kinas naman ni Rain ang partisan surf at sinakyan niya ang isang espada. Nung tatama na ang espada niya kay Delizaster, agad lang ulit yung na-counter. Bugbog na si Rain kaya sinabi ni Finn na ayaan siya nung tulungan siya. Gayun pa man, pinatahimik lang siya ni Rain at sinabi na makakasagabal lang siya doon. Kinas ni Rain ang Rapid Partisan at bilang sagot ay kinas si Delizaster ang Rapid Ascalon. Kahit na naunang nagka si Rain ay madali pa rin na overpower ni Delizaster ang magic noon. Napaluhod na si Rain sa pagod kaya trinashtok siya ni Delizaster at sinabi na tumigil na siya sa pagkatalo. Bigla namang humawak si Delizaster sa kanyang dibdib at binuklat niya ito. Ipiniliwanag niya na binigay nilang magkakapatid ang puso nila kay Innocent Zero kaya ginawan sila noon ng Demon Hearts para palitan yon. Kinoconvert daw ng mga iyon ang magic power nila into energy para mapanatili silang healthy. Hindi daw sila pwedeng mamatay hanggat hindi nauubos ang kanilang magic power. At salamat daw sa kakaunting dugo ni Innocent Zero ay hindi sila nauubos ng magic. Kaya ibig sabihin daw noon ay kinakaharap ni Rain ang isang OP boss. Napakomento naman doon si Finn na andaya ng abilities niya at naiintindihan niya na daw kung bakit hindi kinaya ng mga Divine Visionaries na masaktan sila. Sumigaw siya at hiniling kay Rain na kinakailangan na nilang umatras dahil unbeatable daw si Delizaster. Habang naghihingalaw ay iniisip ni Rain na wala siyang pakay kung unbeatable iyon at sinubukan niya uling tumayo. Binalikan niya ang mga oras na binalita na sa kanya ng doktor na wala na ang mga magulang nila ni Finn. Ipinakita din dito si Kid Finn na umiiyak at tinatanong na bakit wala doon ang magulang nila. Umatakeng muli si Rain gamit ang Large Partisan habang si Delizaster naman ay gamit ang Large Ascalon. Habang patuloy ang paikipaglaban niya ay sinasabi ni Rain sa isip niya na kung may mga magulang sila ni Finn o kung ang kanilang mga kamag-anak ay pinagpalit sila tulad ng pangit na barya, kung may pagkakataon silang kumain o matirhan, kung normal sila o hindi, ay wala sa mga iyon ay mahalaga. Inalala niya ang mga salita ni Wahlberg na makakaranas daw siya ng pagtutol mula sa lipunan dahil sa nais niyang maging Divine Visionary upang lumikha ng mundo kung saan patas ang pagtrato sa mga ulila. Sinamon na rin si Ares ang God of War at bilang sagot naman ay sinamon ni Delizaster si Athena ang God of Combat.
Sumugod silang dalawa sa isa't isa pero naunang magka si Delizaster at kinas niya ang Gigantomachia na nagsanhi ng napakaraming hiwa papunta kay Rin. Sinubukang protektahan na rin ang sarili niya pero kitang-kita pa rin kung gaano kagrabe ang kanyang natamo. Sinil daw ni Rin ang katawan niya ng magic para maiwasan ang mga nakakamatay na injury pero sigurado daw na wala na iyong power para protektahan ang sarili niya. Humanda nang muli si Delizaster na umatake at tinilabas niya na ang pangtapos niyang magic kay Rin. Binagsakan niya iyon ng isang higanteng askalon na nagpawasak din sa lapag. Sinama na niya si Rin sa kanyang collection bilang Stiff No. 301 at masyado rong malakas ang pull arms niya. Nung inaakala niya na patay na si Rin ay bigla yung nagsalita at sinabi na ang daldal niya. Dahil doon, nagulat si Delizaster. Kahit punong-puno na ng sugat ay tumayo pa rin muli si Rin. Sinabi niya na naglalaban pa rin sila ni Delizaster. Patuloy na binalikan ni Rin ang mga salita ni Wahlberg at sa huli, sinabi niya na hindi siya nag-joke ng gaya ni Delizaster pero lagi niya daw ginagawa ang mga sinasabi niya. At doon daw ay sinasabi niya na papatayin niya si Delizaster. Sa sumunod na eksena, ipiniliwanag ni Finn ang nakaraan nila ni Rin. Si Rin daw ang tanging pamilya na meron siya sa mundong iyon at biniyayaan daw iyon ng talento hindi gaya niya. Napakawalang kwenta niya daw sa punto na napagmumukha niyang pangit si Rin. Malamang daw na iyon ang dahilan kung bakit nagsimula si Rin na iwasan siya. Sigurado daw na kinahihiya siya ni Rin. Habang naghihingalo ay inasar lang ni Delizaster si Rin. Ang sakit naman daw sa pakiramdam na mapanood niya si Rin na maghirap ng ganun. Napatanong naman doon si Rin na naranasan na ba ni Delizaster na maghirap. Sinabi naman ni Delizaster na hindi dahil hindi daw siya cringe gaya niya. Pinagtripan niya ulit si Rin at inulit yung sinabi noon na papatayin daw siya noon. Pero halatang hindi naman daw kasi talunan daw si Rin. Umatake siyang muli pero nagawa namang masalag iyon ni Rin. Gayunpaman, may nakalusot na isa kaya napatalsik si Rin. Nagsusuko na iyon ng dugo habang iniisip na dahil sa healing ability ni Delizaster ay lagi yung nakikipaglaban gamit ang buong lakas noon. Tinawag siyang muli ni Finn at sinabi na hayaan niya na tulungan siya noon. Pinatahimik niya lang iyong muli at sinabi na wag nang ipaulit ni Finn yun sa kanya. Napuno na si Finn at sumigaw na antigas ng ulo niya. Napakatanga daw niya. Ano daw ba ang purpose ng pagyayabang kung magsasanhi lang iyon ang pagkamatay niya? Hindi daw yun ang oras para maging matigas ang ulo. Pinatahimik niya lang yun at tinanong na bakit ba siya sinusundan ni Finn. Hindi daw yun ang lugar para kay Finn at dapat daw ay mabuhay na lang ito ng normal kasama ang isang normal na pamilya. Magkaroon daw to ng mga anak na magmamahal sa kanya upang punan ang pagkawala ng magulang nila. Lumaki na lang daw si Finn bilang isang normal na matanda at iwan niya na lang ang mga masasamang tao at maduduming trabaho sa kanya. Napatanong dun si Finn na seryoso ba si Rin. Piniliwanag niya na kapag kasama niya si Rin ay nagdadala iyon ng kasiyahan sa kanya. Inamin niya na dati ay inahambing niya yung buhay nila sa iba nung lumalaki sila pero tunay siyang nagpapasalamat na meron siyang isang taong mapagkakatiwalaan gaya ni Rin. Kaya hayaan daw noon na tumulong siya. Sila na lang daw ang natitira nilang kasama sa mundong iyon kaya hayaan daw siya ni Rin na tumulong. Hindi niya daw kailangan maging normal at masaya na siya kung nasaan siya ngayon. Nagkaroon siya ng maraming mabuting kaibigan at natutunan niya na kahit na hindi siya magiling sa isang bagay o takot siya, ang susi daw doon ay tulungan ng isa't isa. Habang nakikinig ay binalikan na rin ang mga salita ni Wahlberg. Lumalabas na plinano niya na layuan si Finn upang maging ligtas iyon habang bumubuo siya ng mundo kung saan magiging masaya si Finn. Pinaliwanag na rin na naaalala niya pa rin ang mga panahon na tumatakbo si Finn papunta sa kanya habang iniiyakan ang mga maliliit na bagay. Ngayon daw ay lumaki na ito. Tumayong muli si Rin at nagsimulang lumapit kay Delizaster. Sinubukan siyang pigilan ni Finn pero hindi yon makaalis sa espada niya kaya hiniling nun nabigyan siya ng mga guards ng lakas. Nagsimula nang muling magbatuhan ng atake si Rin at Delizaster at nung tatama na kay Rin ang dapat tatapos sa kanya, biglang umilaw ang wand ni Finn at naglabas yon ng pambihirang enerhiya. Nagtaka ang dalawa doon at paglingon nila ay nagawa ng masira ni Finn ang harang na ginawa ni Rin. Lumipad pabalik ang wand ni Finn sa kanya at nagsimulang limabas ang pangalawang line sa kanyang mukha. Agad na kinas ni Finn ang Changes Second Butterfly Sanitatem at nagpalabas iyon ng isang higanteng statwa. Nagpalabas ang statwa na iyon ng mga paru-paro na gawa sa enerhiya at lumapit iyon kay Rin. Hinil ng mga paru-parong iyon si Rin kaya nagulat doon si Delizaster. Agad naman na umataking muli si Delizaster at sinabi na hindi pa rin siya matatalo ni Rin. Gayun pa man, mali ang kanyang inaakala at na-overpower na rin ang kanyang atake. Habang tumatago sa kanya ang mga espada na rin ay hindi siya makapaniwala kung paano yun nangyari. Napagtanto niya na nakatulong din si Finn sa pagpapalakas kay Rin. Sinabi na rin na kinakailangan niyang ikorek ang isang bagay. Sinabi daw niya kay Delizaster na papatayin niya iyon. Ang ibig sabihin niya daw pala ay papatayin nilang dalawa si Delizaster. Nagsabayang muli si Rin at Delizaster at pareho silang nagkakasugatan.
naihiwarang dalawang isa't isa. Sa tulong ni Finny, nagagawang makasabay na rin sa pagre-regenerate ni Delizaster. Napagtanto naman ni Delizaster na sinasadya na rin na magpatama sa kanya dahil alam nun na ililigtas siya ni Finn. Habang patuloy na nagbabatuhan ng atake si Rain at Delizaster, ay patuloy lang din si Finn sa pagsuporta kay Rain. Sunod-sunod ang bakbakan ng dalawa pero unti-unti nang na-overpower ni Rain si Delizaster. Nagsimula ng kabahan si Delizaster dahil hindi niya na kinakayang ma-regenerate agad ang mga sugat niya. Bigla naman siyang trinash talk na Rain at tinanong na natatakot daw ba siya na kalabanin ang kalibel niya. Dahil dun, napikon siya at paulit-ulit na sinabi na manahimik si Rain. Galit na sumugod si Delizaster at sinabi na papatayin niya si Rain. Madali naman siyang nailagan nun at nakapag-landing yun ng counterattack kaya napatulala siya dun. Huwag niya daw sabihin na nahihirapan na siya. Sumugod si Rain papunta sa kanya at sa isang iglap nahiwa ni Rain ang kanyang ulo. Hiwa-hiwa na ang mukha ni Delizaster habang umuusok yun. Hindi siya makapaniwala na natalo siya dun. Kapag bumalik daw siya ay papatayin niya na daw si Rain. Sinabi naman ni Rain na huwag siyang magyabang kung hindi niya naman iyon mapapatunayan. Kapag ang mga taong katulad daw niya ay nagmamadaling magsalita, ay nagmumukha lang iyong mababaw. Sa uli, tatalo na ng ating brother duo ang pang-apat na anak ni Innocent Zero. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo kina Dot, Lance at Epidem. Sumigaw si Dot nang nilason siya ni Epidem. Well, baka daw. Sinubukan mong paliwanag ni Epidem pero natabunan siya ni Lance at tinatrash talk si Dot. Sinubukan niya ulit iyon pero hindi siya pinapansin ng dalawa at tuloy lang ang mga iyon sa pag-aaway. Tinawag na niya ang dalawa pero hindi pa rin siya pinapansin nun. Napagtanto niya na mukhang nakalimutan na siya. Sinabi ni Lance na mag-isa niyang tatalunin yung kalaban nila. Pwede naman daw na magkasama nila gawin iyon sabi ni Dot kaya sino daw ngayon ang hindi nag-iisip. Sinabi naman ni Lance na siya at bakit daw ba siya makikinig kay Dot. Pinoint out naman ni Dot na dahil siya ang main character. Ano naman daw ang ibig sabihin nun? Nagkakamigraine daw siya dahil sa pakikipag-usap kay Dot. Bumunot ito sa kanyang robe at inilabas ang isang bag kung saan sinimulan niya iyong higupin. Tinanong ni Dot kung ano iyon at sinagot niya na hangin iyon na galing sa kwarto ng kapatid niya. Nandiri naman doon si Dot at sinabi na baliw talaga si Lance. Bigla naman silang inatake ni Epidem ng isang higanting metal. Piniliwanag ni Epidem na maikli lang ang oras niya at plano niyang bilisan lang yon. Nagulat naman siya na buhay pa yung dalawang tanga at sinabi ni Lance na ganun din ang inisip niya. Bigla naman nag-liquify ang parte ng metal at tumama yon sa balikat ni Lance. Piniliwanag ni Epidem na ayon ay ang legendary metal na Orichalcum at kaya daw nun na baguhin ang shape nun. Agad naman siyang ginamitan ni Lance ng Graviole at tumama yon sa kanya. Gayunpaman, lumalabas na nabalutan ni Epidem ang sarili niya ng Orichalcum at ipiniliwanag na iyon din ang pinakamatigas na metal sa buong mundo. Nagulat si Lance dahil walang epekto ang gravity magic niya dun. Habang nagsasalita si Dot ay bigla siyang nagsuka ng dugo. Nagkomento si Epidem na nag-set in na ang effect ng pinakain niya kay Dot. Ang pinakain daw nun ay isang magic deficiency virus na nagdedrain ng magic ng tao at siya daw mismo ang gumawa nun. Dahil dun, may nagtik na naman kay Lance. Pinaliwanag ni Epidem na natutuwa siyang panoorin ng mga taong nagdurusa habang nawawala ng magic at may ipinakita ito sa dalawa. Ipinakita dito ang sandamakbak na taong na nasa loob ng mga itlog. Ayun daw ang kanyang mga ginipig at idadagdag niya daw dun sila Dot. Meron daw siyang hindi matapos-tapos na curiosity at kapag meron daw siyang nagustuhang obserbahan ay wala nang makakapigil sa kanya. Napakomento doon si Dot pero habang sinasabi na hindi yon ang oras para lumaban sila ay bigla siyang pinigilan ni Lance. Sinabi noon na siya na ang bahala mag-isa. Nung sinubukan ulit ni Dot na magrason ay pinatahimik lang siya ulit ni Lance. Nairita na doon si Dot at tinanong na ano ba ang sinasabi nito ni Lance. Sinabi ni Lance na wala raw siyang intensyon na makipagkampi kay Dot sa laban na iyon kaya wag daw siyang makisali. Dahil doon, napuno si Dot at sinabi na kung ayun ang gusto ni Lance ay bahala siya. At dyan nagtatapos ang special video na ito. Sa tingin nyo, magagawa kaya ni Lance na matalo mag-isa si Epidem? Ano na kaya ang nangyari sa ating bida? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga recaps, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. Onii-chan!